Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala si Boyo, ang small engine mechanic dito sa New Zealand. For today's video nga pala, magano kasi inyo ng special tools. So, sa bearing, ito bearing dito sa trailer. Ito, kailangan itong lagyan ng grasa sa loob. So, kung lalagyan natin ng grasa sa loob, di ang normal na ginagawa ng mga mekaniko, naglalagay sila ng grasa dito sa kamay. Tapos, itong nasa ilalim, bearing ginaganon nila. Ginaganon. Tay. Hanggang sa pumasok yung mga grasa dito sa loob ng kanyang bearing. So, para mapadali, mayroon tayong special tools na gagamitin. So, ang special tools na gagamitin natin ay ito. Ito ang tinatawag na bearing packer. Bearing packer. Okay. So, yan. Sisetup na natin kasi ito bagong bili ko ito yung nakaraan. So, may dalawang klase nito. Ito ay metal at saka may isa nito plastic. So, sa plastic hindi niya kaya press. Dito ka. Itong metal naman kaya niya press lahat. So, dalawa siya. So, ganyan. Tapos, ilalagay natin ito. Ito yung kanyang, i-ano mo siya sa loob. Para, ano mo siya? Malagyan mo siya ng grasa sa grease gun. Ito yung ano na yung grease gun. Tapos ito, ganyan. Ganyan. Ito sa grease gun. Tapos ilalagay mo dito yung bearing, syempre. So, pag once na naglabas siya ng grasa sa loob, mapupuno niya yung yung bearing. So, okay. Anin natin. Mali. Baliktad. Dito pala. Dito pala sa ilalim. So, hindi pa pala ito mahigpit ito lahat. So, dito siya. Una ilalagay. Ilalim. Medyo matalas yung baon. So, pagkalagay natin sa ilalim, sasagad naman to. Lalabas yung bakal dito sa ibabaw. Ayan. Lumabas na siya. Ayan. Yan na yun. So, yan. Higpitan lang. Yan. Higpit na. Kikpit. So, ang bearing, yung cone niya, yan, yung patayanggil niya cone, ganun din sa bearing. Nalagay na doon. Ganun mo, ganun kabilis umigit yan. So, papantay naman yan. Yan. So, ganyan na siya. So, makikita nyo, ganyan siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano lalabas yung grasa dito. So, higpitin natin yung grease nipple. So, kailangan natin ng grease gun. So, itong grease gun natin. Air. So, let's go. Pakita ko sa inyo kung paano siya magkaroon ng grasa. So, makikita nyo, yan siya. Yan siya. Yan yung grasa niya. Kailangan natin lagyan ng grasa. Pero ito yung grease gun. So, yan ah. Kung nasuot na, makikita nyo na nag-crush ng grasa. Yan, nakita nyo. Puno na yan. Ang
hindi na tayo maglalagay pa sa kamay natin. Puno na yan, lahat niya, may laman na yan sa loob. So yan, puno na yan, tanggalin natin. So yan, makikita niya, puno. Puno na yan sa loob niya. So yan, makikita niya, puno. At least mababawasan ako ng ano, ng paglalagay pa. So pwede na siyang ilagay sa ano. So lalagyan lang natin ng konting grasa dito sa mga tabi. Pero sa makikita nyo yan, puno na yung grasa yun, lumalabas yung mga grasa dun. So lagyan nyo ng konti. At least may, hindi na ako mahirap matatagalan pa na paglagay ng ano sa kamay. So ganoon din sa maliit na bearing, mapamalaki, mapamaliit na bearing, ganun din yan. Ayan. Lagyan natin maliit na bearing. Pitan ulit natin. Makita niya, pumapantay na kanya. So yan, tingnan ulit natin. Tingnan ulit natin. Lumabas na. So yan, punong-puno na yan. Yan, punong-puno na yan ang loob. So yan, hindi na ako mahirapan. Oh. I continue lang dito, lagay na yung konti. So yan, napakasimple lang, di ba? So pwede na ikabit ang hub na to. So ito nga pala si Boy, ang small engine mechanic sa New Zealand. Sana may natutunan kayo sa paggamit ng special tools na to. So yun, napakasimple lang, di ba? Napakadali at napakahandi niya. So mababawasan pa yung oras ng paggagawa natin. So sa magtatanong, ang pangalan nito ay bearing packer. Kasi syempre yung bearing dito nilalagyan, yung grasa dito nilalagyan natin sa kamay at ginagamit ng mga sinaunang mekaniko. Or pag walang special tools, ito tulad dito, may special tools tayo, lahat na lalagyan na injikan ng grasa, kaya napapadali ang gawa natin. So yun lang. So kung gusto niyo bumili, maaari kayong maghanap sa mga bilihan tools. Sabihin niyo, portable bearing packer yan. Ang ano nito ay may dalawa to, may plastic, murawari ko yung plastic. So ito naman ay metal, mas mahal yung metal kasi nasisil niya. Yung plastic kasi maaaring mabasag. Pero matigas din naman yun. So yun, depende na sa inyo kung anong gusto nyo bumilin. Mas maganda itong gamitin sa mga motor. Ayan, sa mga manibela na bearing din. Maganda yan. Kasi maganong-ganong pa. Mas madali pang matapos ang loob. So hindi ko alam kung napadalang kontatayin ko nito. Kaya yun, ito nga pala ulit si Boyong, ang small engine mechanic dito sa New Zealand. Maraming salamat sa inyo panunod sa aking special tools edition. Susunod, mag-review tayo ng mga tools. So, shoutout nga pala kay paring Alvin yan, kay Alvin Cuyos yan, kay paring Max, yan, shoutout sa inyo. Yung mga tropa natin, yung mga mekaniko, yan, shoutout sa inyo. So yun, shoutout din kay Tita Beth, kay Mama Noy, kay Mother Dear, kay Shobe, kay Backup Friend, kay Simsim, at sa jowa ko dito sa New Zealand. Yan, yan, jowa ko sa New Zealand. So, kita-kits. At sa parating paliga, yan. Kita-kita tayo sa parating paliga sa North Auckland Basketball League. Yan, ako ang committee dyan. Ako ang nagpaliga. So, yun. Kita-kita tayo sa mga Orewa Bowlers. Shoutout sa inyo. So, sa susunod na video, ito, ano din nyo. So, yan, meron akong, ano, may nag-text sa akin na, ano, na kiwi dito, na gagawin kayo ng
cheaper na na-stock ng ilang taon, tapos di nilang pander. So, ayan, pumunta ako doon, tapos para, ano na din, other income. Cheaper yan at saka loan mower ginawa ko. So, yan ang magiging video ko sa susunod na vlog. So, nilinis ko yung carburetor, tapos nilinis ko yung tanke. Tapos, nilinis ko din yung gaya, ano niya, vacuum. Kasi vacuum ang gasolina niya. So, kakaiba siya kasi hindi siya pabuga naman siya yung vacuum niya. So, stuck talaga siya kaya yung mga gasolina niya talaga, ano, kailangan linisin. So, yan, napandar ko niya yan. Tapos, yung customer yan, titingnan niya kung paano dapat at tamang gawin sa cheaper nila. So, kakaiba yung cheaper niya, marami siyang grinding blades.